Tao, no? Hindi ko alam, boss, eh. Ako nga, nagtataka bakit wala ng basher na pumupunta rito, eh. Eh, tumira sila, titirahin ko uli. Uulitin ko uli yung mga pangalan nila. Aaraw-arawin ko sila. Hindi ko alam, boss, eh, kung ano yung... Yung Yulen Budol. Nako, ah. Ako, araw-araw yan. Yulen, King of Budol. Yan. Yan. Yung ngak-ngak Diablo, yung ang pangalan, Mark Macanto ba yun? Mark Macanto, ayan. Ayan. O yung Mio Mortae. Ang gagaling niya nung nakakulong ako. Ngayon mga takot naman. Uy, makikita at makikita ko yan. Pabatukan ko yan. Oo, hindi ko sasaktan. Batok lang. Ang tatapang mo, ha? Yung tipong pagbaba ng van, kukunin ng mga tao ko, tsaka baba, pipitik-pitikin ko sa ilong sa loob ng sasakyan, tsaka ako tatadya kang pababa. O, yun lang. Sino pa yung, ano, mukhang bungo? Ano, markang bungo ba? Mukhang bungo. Ah, si bungo. Ay, iba na. Boss, hindi ka na kinokontent noon. Hindi na. Ah, hindi na. Hindi na. Oo. Eh, yung ano, alam mo ko. Yung ano, yung kaaruba na nasa abroad daw natin na yung pagmamukha, eh, mukhang, ano, mukhang, alam mo yung mukhang gagaran ng ano, ng nyug nung unang panahon. Mukhang ibaging pulgasing-pulgasing, bahong-baho. Akala ko kontrabida sa pelikula. Ang issue, hindi raw ako makalabas ng bansa. Ha? Eh, kalilipad ko lang nung isang araw sa Hong Kong, nag-round trip ako, naglaro ako ng casino sa Macau, na may video yun, eh. Anong hindi makalabas pinagsasasabi mo? Ano yung sinasabi mong hindi ko magamit ang Marcos? Oh. Eh, ganun? Eh, di kay malaking gonggong. Oh. Tapos yung ano, yung mukhang toko, yung mukhang bisugo ang mukha, yung long time. Ano naman sinasabi, boss? Eh, tsaka yung pinuno nila, yung Yulen Budol, original na Budol. Yung vice na pinuno nila, yung bayot na nakatali ang titi. Ang pangalan nun? Mike Serbecla. Paano paniniwalaan ng isang taong hindi niya alam kung siya'y lalaki o babae? Ang burat niya itinatali niya sa ilalim ng puwet. Nakaw! Diba? O sige, tumira kayo ngayon. Eh, gusto niyo, magkita-kita tayo, magsuntukan tayo, walang problema sa akin. Wala kayong karapatang kundi. Tatlong taot kalahati nyo akong binalahura mga buwakan ang ina nyo. Tama. Nung paglaya ko, pinatawad ko kayo. Eh, tinira nyo pa uli ako, eh. O buwakan ang ina nyo ulit. Diba? Round 2 ito. Gusto nyo, araw-arawin ko kayo. Alin, yung ba? Hindi ko raw mabanggit yung pangalan ng bayot na nakatali ang titi. Si Mark Serbecla. O eto, binabanggit kita, Mark Serbecla. Oh, kala mo namang nakita niya ako ng personal at kung makapaghusga sa akin, nakala mo yung galing na galing, eh. Gong-gong ka. Hindi ko alam kung papatulang kita kasi yung titi mo nga itinatali mo, eh. Di ba? Oh, wala ka. Malabo ka sa akin. Malabo ka pa sa sabaw ng pusit. Oh, yung pagkatao mo, hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Bakit? Eh, titi mo nga itinatali mo, eh. Gusto niya ng balahuraan, di ba? Tatlong taon, pitong buwan, sinira niyo buhay ko, mga buwakan ng ina niyo. O ano? Anong gusto mong laban? O, ibibigay ko sa'yo. Gusto mo balahuraan, araw-arawin kita. Minuminuto, kung gusto mo pa. Gusto mo, pag-gising ko pa lang, minumura na kita, eh. Hindi ka pwede magdemanda. Vlogger ka. Pangalawa, tratado ka. Pang-apat, sinira mo buhay ko. Panlima, binalahura mo ako ng tatlong taong pitong buwan. Pinagkakitaan mo pa ako. Hindot ka. Oh. Ayun mo, hintayin puntahan ka. Huwag mong hintayin puntahan kita dyan sa gupitan mo. Ano? Alam ba, matapang ba kayo? Sige. Oh. Buwelta! Paano maniniwala sa'yo ang tao? Eh, yung titi mo nga, nakatali sa ilalim ng pit mo. Ay, di doon pala, pekenis ka na. Hindi mo nga masabi kung ikay lalaki o nilalaki o binabae o nagpakapong ka ba o nagpaputol ka ba ng betlog mo. Pero isa lang sigurado ko, yung murat mo nakatali. Hindi ko rin mabanggit, eh. O, eto, binabanggit ko na.
O sino? Yung dayuktok na balyena na pinulot ko. Si Yamantot. Na pretentious. Aba, ilinti ko makaharang eh. Hinarang pa yung mga cornel na kumukuha ng bigas sa Legrand na tinawagan ko. Piling amo eh. Eh, kung hindi lang ako naawa-awa nun, baka inilibing na yan ngayon. Hmm. Sino pa? Yung kanyang kabit na King Budol. Na kulang na lang eh, kulang na lang eh, magdrama silang magkabit na sabihin ni mama, yung anak si ganito'y todas na ho. Pengi humpang kabaong. Ay, araw-araw nang may sakit eh. Oh. Ganyan sila manluko ng tao. Nung nakakulong ako. Ngayon, nung lumabas ako, Limor, pinatawad ko na. Mm. Ay, bumanak pa. O, buha ka ng ina nyo, ngayon tayo. Di ba? Oh. Ay, ingat-ingat kayo sa paglalakad. Baka mamaya may isang Sputnik dyan, isang komando, isang BCJ dyan sa gilid nyo. Oh, aaluludan lang naman kayo noon, hindi naman kayo sasaksakin noon. Hindi naman kayo sisikwatin o susungkitin noon. Alulud lang, dodos-prodosin lang kayo sa alulud. Tapos pitik-pitikin lang yung ilong nyo. Hmm. Diba? Tatlong taong pitong buwan, Lemor, pinagkakitaan nila ako. Noon lumabas ko, pinatawad ko na. Abay, tinira pa rin ako eh. Oh. Ay di hinduroto ang mga hinayo pa kanya. Wala namang mukhang mailabas. Ang alam lang ay magpapalit ng pangalan, magko-comment dito kay YouTube. Yun lang ang kaya nilang gawin. Kasi hindi nila ako kaya. Mga buwakan ng ina nyo, hindi nyo ako kaya. Kayo, wala pang nagagawa. Ako, milyon na naman yung mga natutulungan kong tao. Kayo, kayo walang naniniwala sa inyo. Ako, minamahal ako ng Pilipino. Hindi nyo ako kaya kahit siyang laban. Paramihan tayo ng pera, hindi nyo ako kaya. Magsunugan tayo ng pera, hindi nyo ako kaya. Mga asaran tayo, mas malakas ako mga asar kaysa sa inyo. Pwede kitang asarin minuminuto. At hindi ako natatakot magkaroon ng kalabat na kalaban na lalo na kung katulad nyo. Sinong bagtit? Si JR Balico na humindot ng kambeng? Eh, papatulan mo. Mahulisip mo kayon. Eh, may tililing yun eh. Di ang pumatol sa tiling, eh, may tililing din. Hindi mo nakita, bagtit nga. Alam mo, ibig sabihin ng bagtit, baliw. Kung ano sinasabi mo sa sarili mo, yan ang lumalabas sa katotohanan ng puso mo. Tingnan mo, pangalan pa lang niya ay bagtit. Paano papatulan niyang hindurotot na yan? Eh, wala naman nanonood dyan. Hindi nga makauwi dito yan eh. Subukan niya umuwi dito pagka hindi sa airport pa lang eh. Ikinaskas ko yung mukha niya sa espalto. Subukan niya lumapag dito. Pagka hindi yung mukha niya, ikinaskas ko sa espalto. Oh. Si Asuke, Diyos ko. Sir, wala nang ibubuga yan. Yung hindurotot na matandang yan, wala na. Yung matandang yan, 1,000% putok sa buho yan. Naman din ni Caroline yan. Ang sabi niya doon sa judge, nagpe-pretend lang naman po akong mayaman, judge, your honor. No. Oh, eh, dapat yan ikawaan eh. Oh, alam mo yan, wala na kasi nga, wala na kasi ikabubuhay yan. Kaya pinipilit niyang tirahin ako para magkaroon ng views yung kanyang YouTube at nang makasweldo naman. Sa totoong buhay, wala ilalaban yan. Eh, di subukan niya umuwi rin sa Pilipinas. Pagka hindi, eh, magmula doon sa tarmac ng aeroplano, pababa ng airport, eh, ikinakaskas ko yung pangit niyang mukha sa sege. Kapag hindi ko nagawa, sabihin niya. Sasabihin lang niya na talagang pauwi siya. Parabangan ko siya roon. Di ba? Pero sasabihin ko, pag sinabi niya pauwi siya at nagyabang siya, paglaba niya ng tarmac. Pagbaba ng tarmac, yung mukha niya ingungudgud ko doon sa sahig palabas ng airport. Pag hindi ko nagawa, di sabihin mo, sinungaling ako. Ay, di umuwi siya. Asongker? Hindurotot yan. Nung siya ang nagpresidente ng USA, siya ang naglilikom ng pera. Pag nakalikom siya ng malaki, 1/4 lang ang ipadadala niya sa humanitarian. May resibo siya, pero hindi niya pinakikita sa mga member na nagpadala. Ganyang kahunghang yan, lintik na hindurotot na matandang yan. Gagawa ng vlog, titirahin ako doon sa mga vlog. Literal, nandun yun eh. Pero ang totoo noon, para lang magkabyo siya. Walang substance ang lumalabas sa bunganga niya paulit-ulit. Mekanikong mekaniko kung may magpagawa. Ano pa trabaho niyan doon?
Oh, ikumpara mo naman sa akin. Oh. Eh ako may pilbos eh. Alam mo magkano kita kay pilbos? O ikaw na magsabi mo. Nako. Hmm. Yan ang literal na passive income ni boss. Mapapasana all na lang yung mga yan, boss, pag sinabi ko. O, sabihin mo na! Eh, baka ano? Magulantang sila kung sabihin kong kumikita ka, boss, ng 300 isang araw. Ano? Baka magulantang sila kung sabihin kong kumikita ka ng 300,000 isang araw. Maliit yun. Hmm. Ang isang upload ko, 150. Okay, ang isang upload. Okay, ang ko sa kanila 30% sa lahat ng re-recharge. Hmm. At every ulong magpaparegister, kahit na hindi mag-load, meron akong 130. Eh, nung mga nakarang araw, may 20,000 yung nag-registered. Hmm. Grabe, no? Hmm. Ano ngayon? Araw-araw ang bayad nun. Top langge, walang bawi, sukat bawang, mahapdi. Boss, take note. Nag-register pa lang. Wala pang load. Register pa lang. Sa registered pa lang, 130 pesos ako per ulo. Mm-hmm. Grabe, no? Grabe. Ay, mga basher, may ganyan ba kayo? Ay!